Hello, good afternoon guys. Muli. Oras na ito muli. Pagluluto ng hapunan. Ay, ng tanghalian. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ngayon lang ako nakapag-video-video. Makikipag-usap ulit sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako ito. Lumalaban pa rin kahit masakit ang katawan. Laban lang. Walang susukuan. Laban. So, ipagpatuloy natin ang ating pagluluto. Ngayon ay Lunes. Ako'y magpa-fried chicken. So, ang fried chicken ko, yan. So, ito ang luto natin. Mag-fried tayo ng manok. Pa-fried natin. Painitin natin ng ating mantika. Mainit na mainit. So, ang pag-uusapan natin ngayon dito, habang ako'y nagluluto, itong mga lulutuin ko. Manok, yan. Yan lang. Ganito lang ang kusina ko, ah. Hindi special. Ang lunch namin ay pasta. Hindi ako special. Wala akong special na kusina. So, ang pagkain namin ay ayan. At yung mushroom, nagagawin kong chicken, ang mushroom sauces dun sa chicken. At saka, mayroon akong vegetables. Ayan. Ang aking lulutuin ngayon. So, ang topic natin ngayon ay yung mga nararamdaman ko habang ako'y nagkikimyo. Nausea, patig, ay insomnia, at hanggang ngayon ay umaatake pa rin. Mga swing mood, yung nagpipitiness, andyan pa rin siya. So, I'm trying my best to out of my mind. So, andito, huwag niyo akong iwanan. At kung bagoy lang kayo sa aking TV, so, gaya ng Hong Kong, marami akong kawali. Ito ang pag-iihawang ko dun sa chicken yolk. Sa Chinese Hong Kong chicken yolk, ang pig face. So, mag-iihaw ako dito. Papainit muna natin. Gaya ng Hong Kong, aking ginagawa ilang kawali. Ganyan. So, hi po sa taga-Hong Kong. So, mainit na yan. Yan. Papainitin ko muna para hindi siya didikit sa aking iluluto. Yan ang ating fried chicken. So, ngayon lagyan ko siya ng kaunting olive oil lang para hindi siya masyadong dikit. Kaunti lang naman para Hindi ako sa magaling magluto, pero may alam akong luto. Hindi ako sa magaling yung kagaya ng may iba na by recipes. Ako, by creative lang. Doon lang ako talaga. So, ayan, baliktarin ko na siya, ha? Sarap ng luto niya, oh. Ayan lang ako. Nakatagutong man, pero sorry. Ito lang kaya kong pag-ihawan. Pero masarap naman siya. Ihaw lang pag may time. Yan, yung baliktarin natin. Anong baliktarin? Ano natin yung ilipat? Baliktarin ba? Oo, baliktarin. Ganon, di ba? Pero hindi yung kawaling ba? Baliktarin ko lang. Ayun, manok lang. Yung karni lang ng manok. Ang babalik pa rin. Wow! Tapos, ang gravy ko, fresh mushroom, ang gravy ko, gagawa tayo ng fresh mushroom, ipa-fried ko siya ng butter with the flour. Tapos, lalagyan ko siya ng milk at yung pepper. Yun lang, ang mushroom sauces ko. Pero ito, chachap-chapin ko siya ng maliliit. Para, yun lang ang mushroom sauces ko. Yan lang ako. Ganun lang ako magluto, guys. Kasi simple lang yung luto ko. Pero masarap siya. Ngayon, magbuboil ako na at long beans. Alam na itong long beans. Sa atin to, bichuelas. Yan. Iba kasi yung long beans sa atin, bagyo beans, diba? So, yan ang ibuboil ko lang na. Ipre ko lang dun sa aking ulam. Kasi alam niyo, pag wala akong gulay,
yung parang nanghihina yung katawan ko, so kailangan ko kumain ng gulay. Ito, ganito lang kahaba ko i-boil yung aking gulay. Hindi ko na siya inaano. Tapos, ilalagyan ko ng ano, oil. Ganyan lang. Hindi ko na siya, alam niyo ba sa Pilipinas, kasi sa amin, gusto ko yung mahahaba. O, naloto ko na yung aking fried chicken. Ngayon, magpiprito ako ng ano, maggigisa ako ng onion. Gigisa ko yung onion, mushroom, butter. Gigisa ko siya ng onion. Linagyan ko pala ng onion yung aking ano, aking mushroom. Sorry for hindi na kumpleto yung aking recipe. So maglalagay tayo ng mushroom, ay onion. Lutuin lang siya ng ating mga na butter. Igigisa natin yung butter, ay yung ano, sibuyas. Hintayin natin na mag-blend yung sibuyas dun sa pagpo-fried natin para masarap yung lasa niya. Yan, ilagay natin yung mushroom. Lagay natin yung mushroom. Yan. Lalagay ko yung mushroom. Ngayon, lagyan ko siya ng flour. Iba na, malambot na kasi yung mushroom. Lagyan ko ng flour. Mga ano lang, depende kung gaano karami. Ang linagay ko lang, half tablespoon lang ang linagay ko. Para makita nyo yung ano niya, di ba ganyan siya. Wow! Yan, nagdikit-dikit ba? Dikit-dikit ba? Ngayon, lalagyan ko siya ng gatas. Lalagyan ko siya ng gatas. Ayun na siya, oh. Yan ang chicken mushroom ko. So, see you later, guys. Matapos na kaming kumain, guys. Masarap yung manok. At ito, ipagpatuloy natin ang usapan tungkol dun sa aking nararamdaman. Guys, kaya ko po lang sineshare po itong mga aking mga nararamdaman. Kagaya ng sinasabi ko, wala po akong kausap. Buti na lang at mayroon ito na pwedeng mapaglibangan. Salamat sa inyong panunood at hopefully na hindi kayo magsasawa sa aking mga sinasabi na minsan paulit-ulit. Kasi na aking, kumbaga, ayokong maranasan, pero andito. Kagaya ng mga sakit hanggang ngayon, masakit pa rin. Mayroon pa yung mga mood swinging. Ewan ko lang dun sa mga iba na ganito ganyan, pero ako siguro sa katigasan minsan ng ulo ko, kasi matigas talaga ng ulo ko. May nagpapayo sa akin na wag mong gawin 'yan, wag kang magtrabaho, wag mong ipilit yung sarili mo na gawin mo. Pero andito ako, bored ako kasi at saka sanay yung aking katawan. Sa totoo lang, sanay yung aking katawan na magtrabaho. Kung baga, ayokong masayang nung oras. Saka ayoko yung walang ginagawa. Kaya siguro ito, na ano ko na yung mga sakit na hindi maputol-putol or maalis-alis dahil sa katigasan din ng ulo ko. Mayroon na akong uli analitika sa sa next month to make it sure no anong problema. Sana hopefully walang problema. Alam nyo ba, lahat ng ito, hindi ko pa rin mawaring isipin kung paano. Kasi, para alam nyo, sinasabi ko sa sarili ko minsan na pagod na ako. Yung nanghihina ako talaga, yung pagod na ako, pero linalabanan ko.
So, same times na nakikita niyo ako, nakikipag-usap sa inyo, nakangiti or nakikijamming or dinadaan ko sa mga luto, dinadaan ko sa mga pagbibake, kasi ayaw kong ma-feel yung sakit. Ayaw kong isipin yung sakit. Kaya kung ano na lang ang ginagawa ko para hindi ko siya maramdaman ng sakit. So ito, nakakulong sa bahay. Minsan, lumalabas ako. Kagaya nga ng sabi ko sa una, yung lalong-lalo na pag matindig ang init, masakit ng tindig ng init sa katawan ko. Yung parang hindi naman siya nababurn. Pero pag nainitan ako, yung heat ng init, tumutok sa skin ko, masakit. At pag yung pinawisan ako, makati yung mga root ng mga hair ng skin natin. So, nag-a-aware ako sa init. Minsan naka-jacket ako, pero mas lalo pag pinawisan ako. Kaya hindi ako nag-jacket kahit giniginaw ako. So, itutuloy ko sa ano natin, usapan natin. Nakakalayo na ako, ano, storytelling na to. Pero hindi bali, para may kausap lang ako. Ang una kong linabana, ang una kong na-experience ito sa pag-treatment ko, yung hindi makatulog. Hindi ako makatulog kahit anong gawin ko. Kahit uminom ako ng sleeping pills. Mga hindi, bihira ako umiinom, pero kasi ayoko. Pero hindi pa rin nakakatulog. Alam niyo, pag malaas nung dosage na iniinom ko, na nagna-nightmare ako, kaya hindi ako na, ayokong uminom. Pangalawa, yung ko hilo. Kaya hindi ako gaano bumabangon. Tapos pangatlo, yung pagod na pagod ako. Pagod na pagod ako. Parang gusto ko nang magpahinga. Pero ang katawan ko lumalaban. Kasi alam niyo kung bakit ko naiisip na pagod ako? Siguro sa mag-isa ako, wala akong ano dito, wala akong kamag-anak, kahit ni isa wala, mag-isa lang ako. Wala tumatawag sa akin. Ganun lang ako, kaya nagse-self pity ako. Kaya siguro pagod na, yung parang pagod ako, ganun. Kasi yung mga iba may mga kapatid, may kamag-anak, may tumatawag sa kanila. Very closeness sila. Ako yun ang palaging tumatawag. Ako yung palaging nagkukumusta sa kanila. Ako ni isa wala man lang nakikumusta. Wala. So kung hindi ako tumawag, wala rin tumawag sa akin. Pero anyway, hindi yan ang aking topic ngayon. So, masasabi ko lang ito sa inyo. Kasi, nagse-self-pity na naman yung aking utak. So, yun ang mga nararamdaman ko pag yung pagod na pagod ako. Tapos, hindi ka makatulog. Lahat-lahat yan. Ngayon, matapos na, malapit na akong matapos, ang aking shoulder masakit. Ito ang dinadaing ko. Kahit yung okay, mayroon may tulong ang exercise. Pero hindi normal eh. Kaya minsan naiisip ko sa sarili ko, may nakikita ko, ang sasaya nila, yung parang wala silang pakiramdam, walang sakit ganun. Pero in-encourage ko na lang yung sarili ko. Dahil marami naman ako na-encounter na maraming nagsasabing ganito ang sakit ko, ganito ang ganyan. Lahat na mayroon yan, dahil matagal na tayo sa abroad, lalong-lalo na tayong mga OFW. Matagal na tayo, kaya ito marami na tayong nararamdaman. So, kagaya ng sinabi ko, kailangan pag-ingatan natin ng ating mga sarili. Pag-ingatan natin ng mga katawan, yung ating katawan. Siguro,
Siguro, palagi kong sinasabi nito, pag-ingatan natin kasi, lalong-lalo na ngayon sa mga panahon ngayon, lockdown, quarantine, mga parang sama-sama na ito. Kaya nandito ano ko nagpipi. Pero kaya natin labanan. So, wag niyong pabayaan yung anyong sarili. Kasi ako, kahit natapos na ako ng treatment, marami na akong nararamdaman. Mahirap lumaban. Katawan mo hindi na normal. Abnormal na. Pero ako tinatawa ko lang. Hopefully na siguro ito pagod ko sa thyroid ko pa. Kasi mayroon na rin akong thyroid. Sa totoo lang. Kaya tayo, mag-ingat tayo sa ating mga tawan. Nakuha ko na to siguro. Sa tagal ko na rin siguro nag-abroad. Sa tagal ko na rin sa abroad. Kaya ito na. Kaya kayong matatagal sa abroad, ingatan nyo yung sarili nyo. Kung mayroon na kayong, kung mayroon na tayong ipon, at wala tayong tamang pagtulog o pagkain, umuwi na tayo. Kasi kung kailan naman tayo makapapahinga o yung katawan natin na naabuso na at wala na. Kaya habang maaga pa, kung kayo pagod na, umuwi na kayo. Hindi ko sinasabing umuwi na for good na kayo, no? Wala akong ibibigay na pera sa inyo. Pero isipin nyo ang sarili nyo, ang buhay nyo. Palagi kong sinasabi nito, palagi kong sinasabi kasi alam ko ang pagod ng isang OFW. So hanggang dyan na lang muli tayo at medyo matatagalan tayo muli dito sa susunod na muli at tayo magkwentuhan ng ating kung paano ang aking buhay dito sa lugar na ito. So, salamat. Thank you so much sa inyong panonood at muli, don't forget to subscribe of my channel. Huwag nyo sana akong iwanan o huwag na sana kayong magsawang manood sa aking mga kwento. Dahil mayroon pa tayong ikwekwento. So, hanggang dito muli at maraming salamat. God bless us all. Bye-bye!